isireklamo ni Mrs. Chadel Badion ng San Isidro Tala, Caloocan City, ang di umano'y panluloko ng mga dating kasamahan na di umano'y nag-recruit rin siya para makapangloko ng iba. Bukod doon, itinakbo rin di umano ng mga inireklamo ang mga perang hawak nito. Alamin natin kung ano ang naging modus nitong kanyang inireklamo. Narito po sa kabilang linya si Ma'am Chadel Badion. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Yes, ma'am. Yes po. Ikikwento ko lang po yung nangyari. May kaibigan po kasi ako dito, yung nga po si Arvin de Guzman. Isinali niya po ko sa investment na ang sabi niya po is amo daw po yun ng asawa niya. Nagtiwala naman po ako sa kanya hanggang sa tumagal. Ang sabi po, mag-admin ako. Tapos po, sinali ko po yung mga kamag-anak ko, kaibigan ko. Ma'am, anong sa investment yun, ma'am? Para saan po yung investment na inyong sinalian? Yun, finance casino daw po, ang sabi niya. Finance casino? Opo. Tapos po, bali po, 1 to 2 months po, nakapagpasahod sila, pero iba-ibang tao po. Hanggang sa nakapagpasok na po kasi ako ng ibang pera, tapos hindi na po sila nakapagbigay hanggang nagpaasa na lang po na nagpaasa na may ibabalik daw po na pera. Hindi lang po ako eh, pati pinsan ko, naisali rin po. Napakalaking pera po kasi natangay nila. Tapos napag-alaman po namin na si RB Lim, is dating may investment sila na si Daisy Garbo, eh pinakulong niya, which is yung Daisy Garbo, eh yung head po, aka Jana. So ma'am, sino po ulit yung inyong inireklamo? Si Arvelyn de Guzman po at saka po si Daisy Garbo. Arvelyn de Guzman at si Daisy Garbo. Magkano ma'am yung halaga pong ng perang natangay po sa inyo? Sa akin po, umaabot po ng 1.8. Pero kung bubuuin po, nakasama po yung sa mga tao po na naipasok po at naipasok din ang pinsang ko, umaabot po ng 4M to 5M. Iba pa po yung sa mga ibang tao na hinahanap na rin po sila. Ma'am, may mga dokumentos po ba kayo na pwedeng panghawakan dito sa mga perang na itangay sa inyo nitong si Arvelyn? Yes po, kompleto po. Opo, meron po. Okay, siguro mahingi natin ang opinion ng ating legal officer. Yes, ma'am. Ano, ma'am Chadel, maitanong ko lang, ano yung sinasabi mong dokumento no, na magpapatunay tungkol dito sa pera natangay sa'yo? Yung sa pera pong natangay, sir, nagsisend po kasi kami sa kanya through bank. Sa bank po ng kapatid niya, Gcash ng kapatid niya, meron din po akong screenshot. Pati po, kumuha rin po siya dito sa amin, sa mismong bahay namin ng cash na pera po. Meron ba kayong ano, kontrata o kasunduan na magpapatunay sa inyong transaksyon? Maliban doon sa mga bank deposit? Yun nga sir, eh, wala kaming kontrata eh. Medyo may kahirapan nito no, dahil unang-una walang kontrata, parang wala silang pinanghahawakan. Paano ibinigay yung $1 million no? Kung ito ba ay utang o ito ay hindi maliwanag kung anong utang ba ito or ininvest ito. Alam mo yung scheme na yan na Kuyang Roque, matagal ng modus yan na yung kunwari casino financing na maghahatak ng mga investor tapos monthly magbibigay ng ganito. So Attorney Roque, anong pwede nating maipayo kay Ma'am ano ngayon? Pwede sir, no? Si Ma'am Chadel ay pwedeng magsampa ng kaukulang reklamo no? Dahil may ituturing sa batas na ito ay panloloko no? Or swindling or estapa sa madaling sabi. Ngunit kailangan niya ng mga katunayan ano? Na talagang merong panlolohong ginawa sa kanya ito mga nire-reklamo niya. Ganun pa man, Ma'am Chadel, maitanong ko lang kung kayo po ba ay nagpadala na ng demand letter dito sa mga inireklamo mo? Ali sir, inano pa lang po namin sa barangay sir. Nag-file pa lang po kami sa barangay, bali iniintay po namin yung CFA na mabigay para daw po ma-file namin sa NBI. Ah, very good naman no kasi kung nandiyan na yan sa barangay, kumpletuhin niyo lang po ang proseso diyan sa inyong barangay para makuha niyo ngayon CFA. At kung kayo po ay gustong mag-file sa NBI, karapatan niyo rin po 'yun at kung gusto niyo rin po mag-file sa PNP, tutulungan po namin kayo. Ganun na lang po sir, mas okay po sana sir kung matutulungan nyo kami kasi naiipit din po kami sa mga taong naipasok namin kamag-anak. Ma'am Chadel, nag-meet ba kayo ng personal ng mga yan o saan mo nakilala?
CRB din po, na-meet ko po talaga yan kasi kalapit bahay po namin yan at schoolmate ko po, kaibigan po. Talagang kakilala niya yung sa kalugar pa siguro nila, sir, ano? Oo, kapit bahay, kakilala. Tapos po, yung Daisy Garbo po, dati po silang may investment na pinagyayabang niya po kasi sa akin dati, kaya nagtiwala ako sa kanya, na napakulong daw po niya. Hindi ko pa po alam na Daisy Garbo is si Jana siya, napakilala niya sa akin. Aray. Dito lang po namin nalaman na iisa lang pala yung pinakulong at saka yung sinasabi niyang head sa amin. Kasi yung head po na sinasabi is nakita na rin po ng ibang tao, pati ng pinsan ko. Ayun. Alam mo, Shadel, no? At para sa kalaman ng ating mga kasangbahay, sinubukan pong tawagan at i-text ng ating Action Center ang mga nirereklamo. Subalit hindi po ito, ang mga ito nagpa-unlock ng panayam upang marinig ang kanilang panig. Para naman po kina Arvelyn de Guzman at Daisy Garbo ng Malabon City. Bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect Action Agad hotline numbers. 24/7 po yan para naman marinig ang inyong mga panig. Ngayon kung ayaw nyo marinig, pakulong na lang kayo. Okay, so Yusek Joel, tamang-tama nandito rin, nandito pala yung ano, yung chief investigator ng CIDD, yan. Anti-Fraud and Commercial Unit. Connected ba si ano si Police Master Sergeant Nomer Sabakan? Ayan. Okay. Master Sergeant Sabakan? Yes, sir. Okay, magandang hapon. Ako si Atty. Quiñones. Kasama ko rito si Yusek Joel Idco, si ating Gemma Binluan, and of course, Atty. Roque. Ano? Narinig mo naman siguro yung nirereklamo ni Ma'am Shadel Badjon. Ano? Anong pwede natin okay. maitulong sa kanya, Sergeant Sabakan? Akong gusto po nilang mag-file ng reklamo, pwede po silang dumiretso dito sa amin sa Antifraud. Dito po sa AFCCUCIDD. Okay, ano? Ma'am Shadel? Ma'am Shadel? Yes, po. Ma'am, narinig ko yes. po yung sabi na, no, ni Master Sergeant Nomer Sabakan, yung ating anti-fraud ng CIDG ay willing kayong tulungan. Ano? Huwag niyong ibababa mamaya yung telepono nyo at ibibigay namin yung contact number nyo dito sa investigador ng CIDG, dito sa anti-fraud, dito sa Camp Crame. Tanong ko lang kay attorney at pati kay Master Sergeant Sabakan, paano kung walang mga maidalang dokumentos na magpapatunay nga na may nangyaring paglulokohan, no? Wala man lang na ipapirmang mga receive kahit sa ordinaryong papel na itong amount nga na to ay natanggap. Paano uusad ang kaso nito, attorney, kung wala silang mga documents sa pinangahawakan? Maaring merong mga circumstantial evidence yan, ma'am, na matututukan ang CIDG anti-fraud dito sa kanilang gagawing investigasyon. At kung maraming circumstantial evidence, ay magiging dahilan din yun para malaman kung meron, makikita kung meron probable cause na talagang panluloko dito sa itong ginawa ng mga inireklamo ni Ma'am. So maganda, Shadel. Kung hindi lang si Shadel ang magpunta, no? Pati pa yung iba pang mga maaring na biktima nito. No? Para mag-corroborate ang kanilang mga statements. Mas maraming circumstantial evidence na makuha ay mas malakas ang possibility na ma-sampang kaso. Shadel, marami ba kayo o ikaw lang? Marami po kami. Dito pa lang po sa kapag-anak ko, marami na kami. Tapos yung napasok po. At saka po, yung mga nag-direct po kay RBD, napakarami po eh. Ayun, magsama-sama pala. Large, ano na naman yan? Okay, mas maganda, Ma'am Shadel, ipapakonta ka namin doon sa CIDG. Then, pwede bang hikayati na rin natin yung iba pang mga nabiktima nito? Para pag nag-file ng case kayo, i-assist kayo ng CIDG para isang pag-file na lang ng case. Grabe. Mas maganda yon at least sabi nga ni Kuyang Roque, may mga corroborative evidence na pwedeng magamit pa. Okay, so Ma'am Shadel, huwag niyong ibababa yung telepono nyo, yung action center natin, tututukan yan para maikonik kayo kay Master Sergeant Nomer Sabakan. Kay Master Sergeant Sabakan naman, pag-ibayuhin natin yung pag-iimbestiga pa. Dahil nakikita ko baka malaking sindikato ito at marami nang nabiktima. Malaki ng ano, more than 5 million okay, 5 pala. Million, 6 ano? Million. Just imagine, 1.8 million at 4 million doon sa iba. So almost na 5.8 million yan. So Ma'am Shadel, salamat po sa pagtitiwala sa aming programa. Huwag po kayo mag-alala at tutukan po natin ang inyong reklamo. And of course, salamat din kay Police Senior Master Sergeant Nomer Sabakan, Chief Investigator ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Unit. Okay, thank Master you, Sergeant Sabakan. Pwedeng pakibigyan nyo lang kami ng ano ng AAR kung documentation sa pagtulong sa kanya para may reference tayo. Mabuhay ang CIDG. Salamat. Thank you.